Hello vlog, welcome to my guys. Mommy Janelle, and welcome once again to my channel! At ngayon guys, gagawa po tayo ng panibagong video ulit. And ito ay tungkol sa all about fish. So, simple lang. Meron po akong isda rito. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Meron akong isda. Dito sa amin ito ay tinatawag na matambaka. Matambaka kasi malaki daw yung kanyang mata. Gaya ng baka. Ganon siguro kaya siya tinawag ng matambaka. Ewan ko lang dyan sa inyo, sa parteng lugar nyo, kung anong tawag nyo rito guys. Ayan. Matambaka kung tawagin ito sa amin. So, paano nga ba mapapasarap ang ganitong isda guys? Kasi ano ba mga luto nito? Prito, simpleng luto. Ayan na, simpleng ulam. Prito, paksiw, at lalo na sa ating mga Bisaya guys, matambaka ginagawa rin natin ano, tinolang isda, di ba? Haluan lang ng may tanglad, may dahon ng malunggay, okay na, di ba? Talo-talo na ang tiyan. So, paano nga ba natin pasasarapin itong matambaka na pati mga anak nyo ay mapapakain nyo at mapapasanakol na lang kapag ito ay kanilang natikman. Simple lang guys. Alam nyo ba na maliban sa prito, sa paksiw at sa pag tinola ng islang matambaka, pwede nyo rin itong i-marinate. Yes, you heard it right. I-marinate po natin ang islang matambaka. So, watch this! So, ayan guys, ito na yung ating isda. At ito yung ating sampalan, ito yung ating kutsilyo. So, siguraduhin lang po natin na yung ating kutsilyo ay matalas guys. So, ang gagawin po ni Mami G ay ating hihiwain po dito. Ayan. Tignan nyo guys. Sa gitna, hiwain po natin yung isdang matambaka. Tayo mga mamshi guys talaga. Talagang tayo ay we need to explore, ika nga, para matuto tayo ng mga iba't ibang mga putahe. Kahit simple lang guys, di ba? Tsaka ito, mga ganitong klaseng isda, simpleng ulam lang ito. Kaya dapat alam natin kung paano natin sila mapapasarap. Siyempre, magsasawa din yung ating mga kids, ang ating hobby, kung lagi nalang prito-prito. Lalo ng mga bata guys, talagang isda, gulay, hindi sila masyadong kumakain. So, dapat alam natin kung paano natin mapapasarap yung ating lutuin na pati sila ay mapapakain. Ayan. Ayan, hinati ko na guys yung ating isdang matambaka guys. Ayan, para mamarinate mo mamaya. So, ilalagay po natin dito yung ating nahiwang isda. So, ganun lang po guys ang gagawin ha. Hihiwain ko ulit. Ayan. Ganun lang kasimple guys. Tapos, ayan. Ayan, oh, nakadalawa na ako. Bongga.
gusto nating hatiin sa gitna yung ating isda, eto na siya guys, yung kanyang, yung aking mga nahati na isdang matambaka. So, ang next na gagawin natin guys ay, lalagyan na natin siya ng mga sangkap. So, ano nga ba ang mga sangkap para ito ay ma-marinate? Of course, meron tayong toyo. Meron din tayong suka. Paminta. Crack na paminta yung aking ginagamit, guys. Kasi pag bumili tayo ng buong na paminta, matrabaho pa, kailangan pa nating durugin. So, crack na paminta. And then, of course, meron tayong magic sarap. So, umpisahan na natin ang pagmamarinate. Ganito na po kasimple. So, ililipat ko siya, guys, dito sa medyo malaki-laking Tupperware, guys. Dahil hindi po mag-cash siya. So, may isang isda na kabalyas, guys, na halo. Kaya, hinati ko na rin sa gitna. So, ayan, dilipat natin dito. So, ngayon ang bubuhusan natin siya ng konting soy sauce, guys. Ayan. Tansyahin nyo lang kung gaano karami yung inyong isda na imamarinate, okay? Promise, sobrang sarap nito, guys. Believe me. Then, ang sunod ay ilalagay natin yung ating crack na paminta. To add flavor to it. At pampawala na rin ng lamsa, guys. Tapos ngayon lalagyan natin siya guys ng konting magic sarap. Konti lang guys kasi maalat na po yung ating soy sauce. Ito ay para mas lalong sumarap siya guys. Kaya nga tinawag ng magic sarap, o diba? Para sumarap. So ang sunod ay ang ating suka. Paglalagay ng suka guys, konti lang talaga. Para medyo ano, kasi pangit yung masobrahan sa suka, baka asin po yung ating minarinate. So, ayan. At ang pinakahuli guys, ilalagyan na po natin ng pinitpit na bawang. Ayan, isa rin ito sa pampawala ng langsa, pampatanggal ng langsa. So, ayan, hinahalo-halo na ni Mami G guys. Bango. Ayan. So, ganun lang kasimple, guys. So, ayan, guys. Nalagyan na natin ng mga sangkap, guys. So, antayin natin maya-maya, guys. Mga 30 minutes, pwede na nating lutuin. Iprito natin ang ating minarinate na matambaka. So, ayan na nga, guys. Tapos ko nang i-marinate yung ating matambakang isda. So, dyan po nagtatapos ang ating vlog. Sana'y nagustuhan nyo. At sa mga mamshies dyan, pwede nyo pong gayahin itong aking simpleng recipe. Ayan. Simpleng recipe na tiyak na magugustuhan ng inyong mga anak. Ayan. Okay? So, bye-bye for now. See you on my next vlog. Babush!